Okay, game. So, tawag dito. Good afternoon, grade 12. So, maganda yung lesson natin ngayon. Ewan ko, maganda tong lesson na to. So, makinig kayo and magagamit to in the future. Kung mag-engineering kayo or what, kahit medical courses, magagamit to. And mas maintindihan nyo kung bakit ganun yung mga ano, bakit ganun yung mga elements, bakit may mga number-number. So, eto yung paliwanag nun. Okay? So, topic natin ngayon is chemical bonding. So, ayan yung learning objectives natin. Marami. So, bibilisan ko lang dun tayo mismo sa pinaka-lesson. So, chemical bond is a force of attraction that holds two atoms together in a molecule or ion pair. The bonds are formed either by, tandaan to, transferring or sharing of electrons to achieve stable configuration similar to the noble gas in the periodic table. Noble gases, with exception of helium, have 8 valence electrons. Ano ba yung noble gases na yan? Ito oh. Ito sila. Ayan, noble gases. Sir, paano, ano? Ayan. Ang tatandaan mo dyan, yung mga noble gases na yan, sinabi na kanina, but ano? Hanap na tayo ibang kulay. Ayan, ilan daw yung ano nila valence electron? 8. Okay? Eto na, sasabihin na kagad ni Sir. Sir, ano yung shortcut sa valence electron? Kasi last time nahirapan kami. Paano tayo kumuha ng valence electron last time? Yung electron configuration pa, di ba? Nandito ba yon? Eto oh. Dito tayo kumukuha ng valence electron, di ba? Eto. Oops. Ayan. Ano yung ginagawa natin? Yung highest energy level, which is 4. Pagplaplasin natin yung ano nila, yung electrons, which is 2 and 5. Kaya naging 7. Diba? Bromine yan. So, paano mo malalaman yung shortcut? Ganito yan. So, eto, valence electron na ito, 7. Dire-diretso lang ito eh. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bonus nyo na lang sa akin to. Nakalimutan ko yung pagkuha ng valence electron dito sa di na ano eh, na energy level eh. Ay, na sub-level. So, tandaan na lang natin. Pag sa di ka kumuha, gamitin mo na nung ano para sure tayo. Pero ito yung shortcut. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So on and so forth lang. So, lahat to 8. Lahat to 7. Ayan na yung bromine, 7. Yung carbon, 4. Yung oxygen, 6. Yan yung mga nga madalas magamit eh. Diba? So, next, balik tayo. Noble gases have 8. Bakit kailangan ng 8, sir? Ano meron sa 8? Kasi, yun yung tinatawag na octet rule. Okay? Sabi dyan, kailangan mo raw ng 8 valence electrons for stability and inertness. Hence, this became the foundation of octet rule, which states that atoms other than hydrogen tend to form bonds until surrounded by 8 valence electrons. Sir, ano ibig sabihin nun? Para mabuo yung chemical bonding, dapat merong 8 valence electron na nagsama-sama. Okay? It's either by transferring, ayan, or sharing ng electron. Dapat 8. Ano pa yung sinabi dito? Exception of hydrogen. Hydrogen kasi, mapapansin nyo, I know, isa lang yung valence electron niya. So, kahit saan, sa hydrogen lang ha, kahit saan siya mag-bond, basta nadikit mo yung hydrogen, okay na siya. Okay? Hindi mo kailangan ng octet rule sa hydrogen. Siya lang, bukod tangi. Okay? So, ito tayo. Ayan o. Lithium, ilan daw? Isa. Ayan o, lithium o, nandyan. Beryllium, 2. Ayan o. Ano pa? Ano to? Boron, 3. Nasaan yung boron? Ayan. Diba? Ano pa? Nitrogen, oxygen yung kasunod. Nitrogen, oxygen. Carbon, nitrogen, oxygen. Ayan. So, ano talaga yan? Totoo yung shortcut natin sa valence electron. Ayan. 1 to 8. Next. Type of chemical bond. Ito yung una. Sabi dito, ionic bond. So, ito yung
ito yung ano natin, yung may cation, anion, yung lesson natin last time, 'di ba? So ito 'yon, is formed when between metal and non-metal elements. Metals are discussed in lesson 10, iba na 'yon. Have greater tendency to accept electrons. When a metal loses an electron, it becomes a positively charged cation. While a non-metal becomes charged, negatively charged anion when it accepts electrons. Since it can be said that ionic bond involve attraction between charged ions. Totoo yan. This bonds all the ions together in an ionic compound. Yan yung topic natin last time, ionic compound. May anion tsaka ion. Sir, nasan ba yung metal tsaka non-metal? Hindi, hanapin natin dito. So, metal, ito oh. Ayan, metal. Ito yung metal. Asan pa? Ayan o. Oh. Ito, transition metal lang to eh. Non-metal, ito, blue. Diba? So, sila yung mga magkakasama. Okay? Yung gas, of course, non-metal din yan. O sir, paano? Ako, ang tekniko dyan, kung tutuusin, basta itong mga nandito yung given, ito o, oh, yung mga 1 tsaka 2, yung mga 1 tsaka 2 na valence electron, kadalasan yan, ionic. Okay? Kadalasan yan, ionic. Kasi, kapag 1 and 2 yung valence electron mo, hindi ka naman makakabuo ng ano, hindi ka naman makakabuo ng octetrol. So, ang function talaga nila is to ano, transfer electron. Sila yung magbibigay dito sa kabilang side. Kasi 1-2 lang sila eh. Hindi talaga nila mababalance yung valence electron. Kaya dapat mag-ano sila sa kabilang side. Magbigay sila. Okay? Sa kabilang side. So, for example, ito. Basic example is sodium chloride. Okay? Isang sodium, isang chlorine. Okay? Sodium chloride. Next. O sir, paano ngayon mangyayari dyan? Una, hanapin mo yung valence electron nila. Okay? Ilan valence electron ni chlorine? Nasaan ba si chlorine? Ayun si chlorine. Okay? Ilan valence electron niya? 7. Okay, sulat natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Next. Si sodium, ilan? Ayun, si sodium. Nasaan siya? Ilan daw? Oy, ako. Ilan daw? Isa. So, ano ibig sabihin nun? Si sodium, meron lang na isang valence electron na maibibigay. Okay? Ito yung tinatawag na transfer of electron. Para maging positive siya, para maging positive sila, si sodium nagbibigay dito kay chlorine. Okay? So, pag nagbigay na siya kay chlorine, ilan na siya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balance na ba yung octet rule? Yes, balance na. Okay? So, paano mo ngayon isusulat yan? Ano na yung magiging next na isusulat mo? Ayan na. Sodium plus 1, siya yung... Ewan ko nga, minsan baliktad tong ano, losses tsaka gaining ng electron. Pero, panahan na lang natin. Chlorine, nasan yung chlorine? Ayan o. No, ano to eh. Ay, halogen, noble gas. So, non-metal siya. Sabi dito, yung non-metal daw, ayun o, non-metal, ayan, tama tayo. Yung non-metal becomes negatively charged anion when it accepts electron. Nag-accept siya ng electron, diba? Kaya negative na siya. Ano pa yung sinabi kanina? When metal, kagaya ng sodium, loses an electron kasi nagbigay siya, ano raw nangyayari? Nagiging positively charged. Okay? So, nagkakabaliktaran lang. Pero, ang pinakamahalaga dyan, maintindihan mo yung valence electron tsaka yung octet rule. Okay? Next, eto, magnesium. Isang magnesium, dalawang fluorine. Okay? Magnesium tsaka fluorine. Sir, paano nangyari yan? So, tingnan natin. Diba? Kasi ang sulat nito, ito yung last time yung nag-criss-cross tayo. Kung naalala nyo, yan yun eh. So, una, sir, ano yung gagawin natin? Again, tingnan mo muna ulit yung valence electron ni magnesium,
sa kanidalawang Florin. Okay? Si Florin ay, ayun. Ano ba ibang kulay ito? And si Florin, 7 na naman. Si Magnesium, eto, 2. So, si Magnesium, pwede siyang magbigay ng 2. Si Florin, ilan daw siya? 7. Okay, so paano yung gagawin? Magbibigay siya, okay? Ilan na lang ba kulang ni Florin? Isa na lang, di ba? So, ano mangyayari? Si Magnesium magbibigay dito. Si Magnesium magbibigay dito. Tawag dito, na-satisfy na ba yung octet rule? Yes, na-satisfy na. Pag sinulat mo siya, ano mangyayari? Ayan, Magnesium, ayan, plus 2, kasi dalawa eh, baliktaran na yan eh. Magnesium plus 2, and then fluorine raised to negative 1. Dalawang fluorine raised to negative 1. Bakit plus 2, sir? Kasi dalawang electrons yung binigay niya. Eto, isa lang yung binigay niya. Sir, eto ba't negative 1? Kasi tag-isa'y natanggap, pero eto may 2 naman. Oh. Diba? So, okay lang naman yan. Madali lang naman to kasi may module naman kayo. Pag sinagutan nyo, edi gayahin nyo yung sa module. Diba? O, eto. Aluminum oxide. Okay? So, dalawang aluminum, tatlong oxygen. Okay? O, sir, o, ano ulit first step? Tingnan mo yung valence electron. Nasaan si aluminum? Aluminum. Oxygen muna, eto. Ayan, anim. Tama ba? Oxygen ba yung given? O, oxygen nga. Anim. Si isa aluminum nasan? Naduling na. Eto, tatlo. Okay? Pagkakasama si aluminum tsaka si oxygen. So, si aluminum ay tatlo. 1, 2, 3. Ginanito ko na lang para mas madali. Oxygen ay anim. Oops, mali. 1. Bayin ko nga kulay. Baka magdikit eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ano ulit yung kailangan natin gawin? Dapat ma-satisfy yung octet rule. So, dapat may magpasa ng electron. So, si oxygen, 6 siya. Ilang pa kailangan niya? 2. Okay, zoom lang natin. So, eto, magbibigay siya ng 1, 2. Dito, 1. Dito, 1. Dito, 1. Dito, 1. Okay, balance ba? Balance naman, no? Diba? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, balance yung octet rule. Okay? So, eto rin siya. Kagaya lang naman din ng nandito. Naiba lang yung X. Nalagay ko lang sa gilid para mahirap kasi. Diba? So, dalawang aluminum. Tatlo yung binigay. Tatlong electrons yung binigay ng tag... Ano? Yung oxygen, dalawa yung na-receive. Okay? Dalawa yung na-receive and then tatlong oxygen yung naka-receive. Kaya may 3 dito. Negative 2. Huwag din kakalimutan itong mga X. Ha? Kagaya lang naman din yun nung nandito eh. Diba? Ito, writing ionic compounds. Ito yung kanina. Kung mapapansin nyo, kung titingnan nyo yung table last time, nandito pa ba yun? Wala na ata. Wala na, wala na. So, kung titingnan nyo yung table last time, yung may mga, ano, yung may mga positive, negative, eto yun, oh. Eto yan yung may mga positive, negative. Diba? Kung mapapansin nyo, sir, ano ba ibig sabihin yan? Eto, si aluminum, eto yung valence electron niya. Si oxygen, hindi yan yung valence electron niya. Kung mapapansin mo, 6 yung valence electron niya. Ito 3 talaga eh. Ito yung valence electron niya, 6. So, ano ibig sabihin? Nung oxygen, negative 2. Kailangan pa niya ng dalawang electrons. Yun yung ibig sabihin nun. Sir, so paano mangyayari dyan? Mag-criss-cross. Parang ano? Parang sa algebra, para maging balance. Diba?
minumultiply na lang natin ang salungatan. So, ito, si oxygen, multiply mo sa 3. Ay, tama. Si aluminum, multiply mo sa 2. Si oxygen, multiply mo sa 3. Si aluminum, i-multiply mo sa 2. Okay, kaya ganyan yung naging resulta. Kahit yung nandito sa kabila. Ayun, no? Magnesium, tsaka fluorine. Sodium chloride, magnesium oxide. Ito, mapapansin nyo, parehas silang 2, cancel na lang, magiging 1-1. Ito, parehas din silang 3, maka-cancel na lang, magiging 1-1. Isisimplify. Ito rin, 1-1 na pala talaga yan. Okay? So, pinakita lang naman para hindi kayo malito kasi, ewan ko, ako hindi naman ako nalilito eh. Pero, ang mahalaga naman dyan kasi yung octet rule. Ang kaya lang to diniscuss kasi, baka ipasulat sa inyo yung mismong compound, yung last na chemical name, 'di ba? Next, properties, pakibasa na lang 'yan ng ionic compound. Next, dito na tayo sa covalent bond. Ano naman meron sa covalent bond? It's formed by sharing between the atoms of non-metal. Similarly, through sharing atoms achieve stable configuration similar to noble gases. Okay, diatomic gases. First example, ano yung mga diatomic gases na yan? Yan yung laging sinasabi ko dati, yung may mga 2, ayun o, F2O2N2. Hindi mo sila pwedeng isulat ng isa lang. Dapat dalawa. Sir, bakit dalawa? Kasi, ayun o, kaya nila maging stable sila kapag dalawa sila. Kagaya nito, fluorine. Ito iba yung bilang dito ah. Ang bilang dito ay, 1, mali, laki. 1, eh, late naman masyado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sir, paano ngayon naging 8 yan? Yung linya na ganito, dalawa yung bilang mo. 1, 2, kasi nga nag-sharing sila. Diba? Ito rin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O, sharing yan. Dalawa yung gagamit. Kaya ang bilang mo, 7, 8. Same here. O, ilan yung bilang mo? 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Kasi nga, sharing. Ito rin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Octet rule. Diba? So, yun yung mga diatomic gases. Stable sila kapag dalawa sila. Okay? Kasi nga, may single bond. Ayan, single bond. Double bond. Tsaka triple bond. Pwede yun. Okay? Pwede yun. In counting number of electrons on the bond together with ion, lone pairs are considered part of the atoms and blah blah blah. Wala lang yun. Binary acid. So, ito yung mga example niya. Okay? So, ito yung sinasabi ko sa inyo. Yung hydrogen, isa lang yung kailangan niyang basta mabond siya, balance na siya. So, dito, ang bibilangin mo na lang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Same here. Ayan, oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diba? Ano pa? Ito, nitrogen. Tingnan natin yung nitrogen. Ilan yung nitrogen? Ito, 5. 5 yung nitrogen. So, 1, 5 ba? Parang mali ito. 5 eh. Dapat to, 1, dapat dalawa lang to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mali lang yan ang sulat. Carbon, ilan yung carbon natin? Ayun, 4. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chlorine, ilan? Ito, maganda. Ay, carbon pala. Yung carbon mo, 4, diba? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yung chlorine mo, 7. So, pag binilang mo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balance pa rin, octet rule pa rin. Yun ang meron dyan. Pwera lang sa hydrogen. Yung hydrogen kasi, okay na yung ganyan. Pero pag ganito, ibang element, dapat ito, octet rule, dapat ito, octet rule, ito, octet rule, ito, octet rule, ito rin, octet rule. Okay? Same here. Tingnan nyo itong carbon dioxide. Okay? Isang carbon, dalawang oxygen. Ilan yung valence electron ng carbon? 4. Diba?
So 1, 2, 3, 4. Ilan valence electron ng oxygen? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pag binilang mo yan, nasatisfy pa rin yung octet rule. 8 pa rin yung bilang yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, hindi ko lang di lang natin nasulat. Same din dyan sa mga yan. Balance ng mga yan. Okay? So, ito, pinakita lang, yung mga valence electron na to, ano daw tawag dyan? Lone pairs. Pinakita lang naman. Meron pa palang ganito. Ang bond polarity, ang polar covalent bond, electrons bond are shared unequally, resulting in one atom being partially negative, blah, 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 blah. Ito, maganda to. Dito na lang tayo sa electronegativity. Ito, mapapansin nyo, may mga value yung bawat yung mga bawat element. Ayun o, may mga value. So, sir, ano ba yung value na yan? Kasi, ayan, pag pinagsama mo or pinag-minus mo, ayun o, ionic bond is formed when the difference of electronegative is equal or greater to 1.5. So, ano ibig sabihin yan? Kapag 1.5 and above, ano raw siya? Difference, pinag-minus. Ionic bond daw siya. Non-polar covalent, kapag naman, 0. Polar covalent, mabubuo naman yan kapag 1.5 and 1 point, between 1.6 and 0. Okay, between 1.6 and 0. Simple lang naman yan. Ito 0, ito between 1.6 and 0. So, kung 1.59 polar covalent, 0.1 polar covalent. Okay? O yan, paano mo masasabing polar? Ayan, pag masasabi mong polar kapag may mga lone pairs na ganyan. Ayan o. Masasabi mong non-polar kapag ayan, buo yung central atom. Lahat ng ano niya, nagamit. Valence electron. So, eto, na-discuss na to kanina, diba? Ano na lang dito, kagaya niyan, eto. Dapat, magamit nyo pa rin yung dati. Yung dating table, kagaya nito, ilan yung aluminum? Ito, chlorine, isa lang, di ba? Ilan yung aluminum dito kanina? 3. Okay? So, ito, 3. So, magkri-criss-cross yan. Di ba? Magkri-criss-cross. Magiging aluminum Cl 3. Diba? Isa lang yung aluminum. Tatlo yung chlorine. Okay? Sir, ano, so, bali ano yung step dyan? Kunin nyo muna to. Okay? Bago nyo magawa yung ganito. Kasi wala yung counting dito eh. Hindi kagaya dito, binigay ko yung ano kanina. Binigay ko yung mismong ayan o, NaCl MgF2 binigay ko yan, Al2O3 binigay ko yan, so dapat yun muna yung kunin nyo. Okay, so yung magnesium, ilan yung magnesium, lalagay mo tapos i-criss-cross mo, lalagay mo dito, diba? Saka mo siya gagawa ng ganito. Okay, lahat yan may sagot, nasagutan namin yan last year. Eto, hindi na kailangan nung sinabi ko kanina kasi ayan o, binigay na mismo yung chemical formula niya. Diba? So, susundan mo na lang. So, eto, dalawang carbon. Diba? Ilang hide? Ilan yung carbon? 4. Tama. Ilan daw yung hydrogen? Madali lang ito eh. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, bilang 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. So, satisfied by octet rule? Yes, 8 to. 8 rin to. Diba? O, eto. 1, 2. O, ilan lang daw yung hydrogen? 2. Paano ngayon mangyayari dyan? Ang clue dyan, pwede kang mag-double bond or triple bond. Okay? Yun ang clue dyan. So, eto din, lalagay mo lang kung polar, non-polar, or ionic compound. Yun lang na masusulat mo dyan. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Mag-upload pa ako. Sana mabilis yung internet. And maraming salamat. Pasensya na nalate ako. May ginawa pa ako. Nag-print ako eh. So, salamat and God bless you guys. Sorry I'm late. Thank you.